Bakit po natin siya tutulungan? Hindi naman po natin siya kilala. Hindi, pero kawawa naman siya. Opo, pero po, ang bigat niya. Yan, tatawa-tawa ko pa kasi. Itsura mo kasi. Lola, I need help. Hindi ko na kaya. Oo, oh, siya. Hi! Ay, gising ka na pala. Good morning po. Mas maganda ka pa sa morning. Alika nang makapag-almusal na tayo, ha? Ano? Huwag ka nang ganyan. Huwag kang mahiya. Basta sumunod ka na lang sa akin. Alika na. Dito tayo. Pagkain, hindi ka pa nagdarasal. Hindi pa kami nihintay. Hindi ko pa nag-ugas ng kamay. Eh... Anong eh? Tatawa ka pa? Ikaw yung... Sabi ko na, nakita na kita eh! Ikaw yung fairy! Ako? Fairy? Mukha ba akong fairy? Oo. Yung tenga mo nga, medyo matulis. Tapos, yung suot mo, parang pang-duwende. Tsaka may pakpak ka.
kaya? Ano ka? Tinan mo nga ako mabuti. Ang laki-laki ko kaya. Mas malaki pa nga ako sa'yo eh. Basta, ikaw nga yun. Mabuti kising ka na. Ikaw! Ikaw rin! Mas maganda ka pag naman ang itsura mo. Pero ang cute-cute mong fairy. Uy! Hindi ako sira, no? Totoo naman eh, nakita ko kayong dalawa. Pero tulungan niyo pa nga akong kargahin eh. Kung maliit kami, paano ka namin nabuhat? Siguro nga dahil mga fairy kayo. Ang ganda naman ang panaginip mong yan. Hindi panaginip yun. Totoo yun. Parang totoo. Ah, sana nga no, makakita rin ako ng fairy. Walang fairy. Hindi totoo mga fairies. Oh, ano, tama na yung pagtatalo ninyo. Kain muna tayo, ha? Huwag mo din sabihin na fairy ang lola ko. Ano ka mo? Fairy? Sinong fairy? Saan na ron? Ay, nako. Gutom lang yan. Oh, apo, kain na. Pagkatapos kwentuhan mo ko, ha? Ah, ito nga pala. Siya si Alice. Ito naman, si Elvis. Silang aking mga apo. At ako naman, si Lola Goring. Ah, Elvis, magdasal muna tayo. Ikaw mag-lead. Sige na. Panginoon, salamat po sa mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin sa araw na ito. Gabayan niyo po kami sa araw na ito. Amen. Sige na, kain na tayo. Kain na. Kain na. Bigyan niyo. Sige, Elvis. I-serve mo siya doon. Anong gusto mo? Ikaw itlog. Ano ka? Oh. Si Elvis, mas magkanin yan. Ikaw, ano bang pangalan mo? Saan ka ba nang galing at anong nangyari sa'yo? Ako po si Moira. Hindi ko po talaga alam kung saan ako nang galing. Hindi ko po nakilala yung totoong mga magulang ko. Napulot lang daw po ako ni Tatay Maya sa basurahan. Inuwi na po ako sa pamilya niya. Siya na po ang nagpalaki sa akin. Siya na po nagbigay ng pangalan ko. Nirambol niya po ang pangalan niya. Mayo at naging Moira. Mabait po si Tatay Mayo. Pero si Nanay ko rin, Ate Chacha at Ate Lulu, masungit na. Salibahe pa. Bago mag-alasin ko, nandito ko na sa bahay. Ano mo, alas na? Alasais na! Hindi ka pa nakakasain eh! Ano ba naman? Ako pa inaasahan mong gagawa ng lahat ng bagay dito sa bahay! Sorry po, Nay Corin. Gusto ko lang naman pong maubos yung paninda ko eh. Kaubos? Ano to? Bakit ito lang? Ha? Hindi ka na naman nakaubos? Ito lang? Nako, siguro puro laro na naman yan. Hindi, Ate Lulu. Hindi. Weh, eh kaya lang naman gusto mo palati sa labas kasi may iwas ka sa gawain bahay. Ay, maglinis, mamalansya, maglaba. Hindi ako ganun, Ate Chacha. Tsaka na ikaw rin, naubos naman po yung paninda ko eh. Kasi yung iba, utang. Naman, utang? Eh, lagay na nagpa-utang ka pa? Hindi ka naman nakaubos, oh! Kasi po, kawawa naman po yung lolong pulubi kanina. Gutom na. Nag-promise naman po na bukas magbabayad, eh. Sinabi mo bang pulubi? Naniwala ka na magbabayad yung pulubi? Pautong ka pa? Corin, anong gulo na naman ito? Ay, nako. Eh, nasa kanto pa lang ako. Naririnig ko na yung boses mo. Bakit hindi ka naman talaga mabibwisi? Abay kayo nga mag-uusap niyang ampun mo? Total kayo lang naman talaga nagkakaintindihan, di ba? Ah,
Pasensya na kung hindi kayo nakakaintindihan ng nanay mo. Pati din na Ate Lulu at Ate Chacha mo. Salamat din, kahit na laging mainit ang ulo ng nanay mo. At sinusungit lang ka naman kapatid mo, hindi ka pa rin lumalaban sa kanila at hindi ka nakipag-away. Di ba po tayo masama pong lumaban sa matatanda? Napakapait po talagang bata ka, ha? At dahil dyan, may konting pasalubong ako para sa'yo. May regalo ako para sa'yo. Wow! Para sa akin po po talaga to! Mm-hmm. Thank you po, tayo! Ang ganda-ganda po! Aalagaan ko po to! Alam ko kasi, anak, na mahilig ka magbasa. Kaya ako binili yan. Pero, Tay, bumili pa po kayo? Alam ko naman pong wala pa po kayong pera, di ba? Anak, wala yun. Napakamura yan. Nakita ko sa bookstore yan. Siyempre, gusto mo yan, di ba? Kaya ako yung binili. Ha? Ang bait niyo po talaga, Tay. Alam niyo po, kahit na hindi niyo po ako tunay na anak at ampun niyo lang po ako, mahal na mahal niyo po ako. Halika nga dito, anak. Halika. Anak, itong tatandaan mo, ha? Hindi masama maging ampon. At hindi mo dapat kinakahiya yun. Importante, anak, kahit hindi mo kadugo yung pamilyang kasama mo, dapat nagmamahalan kayo, nag-aalagaan, at nagre-respect. Si Tatay Mario lang po talaga ang kakampi ko. Kaya lang, nagkasakit siya. Hindi na namin siya napagamot. Namatay po si Tatay Mario. At ng Espiritu Santo. Amen. Hindi ka kasali! Oo nga, hindi ka totoong anak. Ampun ka lang. Pero sabi po kasi ni Tatay Mario, hindi pa kami nakakaintindi. Hindi mo pa ako naiintindihan. Lumayas ka dito. Ngayong wala na ang Tatay Mario mo. Wala ka ng lugar sa buhay namin. Tama na! Umalis ka na! Umalis ka na! Ayoko na makita yung bagong mukha mo kahit kailan! Alis! Layas! Babay, Tatay Mario. Babay po. Wala na po akong kakampi. Wala na po si Tatay Mario. Malapot noon, naging palaboy na ako. Kung saan-saan na lang po ako natutulog. Malungkot po pala yung wala kang pamilya. Miss na miss ko na po si Tatay Mario. Totoo ba yung kwento mo? Pupusta ako, gawa-gawa mo lang yan. Aba, hindi, no? Ang bad-bad mo naman ang bibintang ka. Lolo Guri, yung promise po, totoo po yung sinasabi ko. Hindi po ako nagsisinungaling. Lola, huwag po kayo magpadala sa drama niyan. Mabuti pa, dalhin natin yan sa barangay. Tama! Hanapin natin ang pamilya na sinasabi niya. O baka, imbento lang yun. Please po, huwag po! Wala na ang Tatay Mario ko. Lalo lang po nila akong kakawawain dun. Basta huwag ka nang malungkot, ha? Mula ngayon, wala nang mananakit sa'yo. Kung ano man yung mga nangyari sa mga nakaraan na hindi magaganda, kalimutan mo na yon. Nandito ka na sa amin, wala nang mga api sa'yo. Lola! Hindi na pa ako iiyak. Iisipin ko na lang po si Tatay Mario. Isipin ko po yung mga times na naging mabait siya sa akin, tsaka minahal niya ako kahit di niya ako tunay na anak. Iti-treasure ko po yung mga times na naging happy kami, tsaka iingatan ko po yung... Oh, bakit? Lolo Guring, yung
Nakita niyo po ako sa likod bahay. Nakita niyo po ba yung libro ko? Wala. Libro? Eh, bakit? Yung libro po na binigay sa akin ng Tatay Mario, nawawala. Sandali. Sali kayo. Sali kayo. Samahan natin siya. Sandali. Hintayin mo kami. Dito po? Natulungan niyo kaya. Sige na, mga apo. Matulungan niyo naman kasi. Sige na. Wala na po. Wala na po yung libro ko. Yun na lang yung remembrance ko kay Tatay Mario na wala pa. Tayo na, tayo na. Huwag ka na malungkot dyan. Alam mo, marami rin ako mga libro dyan kasi mahilig din ako magbasa eh. Gusto mo pahiramin kita? Salamat, Ate Alice. Pero iba pa rin kasi yung binigay na libro sa akin ni Tatay Mario. Nag-promise ako sa kanya na iingatan ko yun. Kaso nga lang kumidlat. Tapos... Hindi mo naman kasalanan yun eh. Alam ko naman na kung nasan man yung Tatay Mario mo, maintindihan ka niya. Alam niya naman na hindi mo nagustuhan yung nangyari. Kaya huwag ka na malungkot dyan, oh. Ano ba mga gusto mong story? Gusto ko yung mga fairy. Kawawang bata. Kung meron lang sana tayong magagawa para sa kanya. Kung ako po sa inyo, hindi ko na po problemahin na si Moira. Para libre lang. Elvis, mahalaga kay Moira yung... libro na yun. Siyempre po mahalaga sa kanya dahil po dito niya po ginagaya ang kwento niya. Meron po siyang stepmother, tapos dalawang stepsisters na salbahe. Di po po Cinderella lang yun. Libro ito ni Moira. Nasa'yo lang pala. Kailan mo ba ito nakuha? Bakit hindi ka nagsasabi? Ayun na nga po. Hindi ko lang po nilalabas para pupuntunayan sa inyo na nagdrama lang yun si Moira. Feeling Cinderella lang po siya. Elvis, hindi tama na kumuha ka ng gamit ng may gamit. At lalong hindi tama yung basa ka ng bibintang at nagdududa sa kapwa mo. Hindi ka nga dito. Wala namang ginagawang masama sa'yo si Moira, hindi ba? Lalo namang wala siyang pangit na pinakita sa atin. Puro magaganda naman. Hindi ba? Nag-iingat lang po ako. Ayaw ko pong patirayin dito si Moira. Kasi po, di po ba, delikado yun? Paano po kung malaman niya yung... Alam niyo na po yung sekreto ng family natin? Alam ko, pero nag-iingat naman tayo, hindi ba? Sa palagay ko, wala pang nakakaalam kung ano tayo talaga. Sige na, para maalis yung pagdududa mo. Nakita mo na, hindi ako nagkamali. Busilak ang puso ni Moira. Mabait siyang bata. At nagsasabi siya parati ng totoo sa atin. O sige, ngayon na napatunayan mo na mabait siya. Ano ang dapat natin gawin dito? Isasoli ko na po. Very good. Napakabait na po ko. Mabait. Sige, hawakan mo yan. Bad trip! Napaya tuloy ako sa harap ni Lola Goreng.
Kasalanan to ni Moira eh. Si Moira, yung nakulot namin dyan sa likod, yung bago ampo ni Lola Goreng. Ako? Magsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Elvis? Oops, dyan si Ate Alice. Kamaya tayo mag-usap. Oh, Elvis. Bakit nandyan ka na naman? Ano bang meron siya lagi ka nandyan? Wala lang. Masarap lang dito, mahangin. Tsaka hindi na makapag-practice sa loob dahil meron ng tao sa loob. Kaya dito lang ako mag-practice. Wala naman tayo kapit-bahay. Kaya wala makakakita sa akin. Maligo, hiram tayo ulit ng damit kay Elvis, ha? Para meron kang maisuot habang hindi pa tayo nakakabili sa palengke. Kumuha ka na lang dyan, ha, sa cabinet. Lola Goreng, hindi po kaya magalit si Elvis? Medyo masungit po kasi siya, eh. Pagpasensyaan mo na siya, ganun lang talaga yun. Lalo na sa mga bagong kakilala niya. Pero mabait naman si Elvis. O sige na, kumuha ka ng damit dyan, ha? Salamat po. Hindi ba nangako ka sa akin na isusuli mo itong libro? Ha? Isusuli ko naman po talaga kasi po inunahan niya ako. Pinakailangan niya po yung mga damit ko. Ako nabigay ng pahintulot na kumuha ng damit mo. Si Moira, ikaw naman iha. Inamin sa akin ni Elvis ang tungkol dito sa libro. At talagang isusuli niya ito sa'yo, apo. Tinan mo na, hindi ako bad. Bintang ka kasi ng bintang eh. Bakit? Pinagbintangan mo rin naman ako ah. Pinagbintangan mo ako na nagsisinungaling ako, na nagdadrama lang ako para maawak sa akin si Lola Goreng. Ikaw ulit nag-isip na bad ako. Tama na, tama na. Hindi maganda yung nag-aaway. Pwede naman tayo magpaliwanagan at mag-usap tayo ng maayos. Kasi! At lalong hindi maganda yung nagbibintang at nagsasabi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Ay, naalala ko tuloy si Gracia. Sino pong Gracia, la? Si Gracia. Si Gracia ang taong grasa. Napakagandang dalaga ni Gracia noon. Pero ang problema, hindi normal ang kanyang pag-iisip. Oh! Na-shoot! Mahal na mahal.
at alagang-alaga ng mama niya si Gracia. Kaya naman, selos na selos ang kapatid ni Gracia, si Lucia. Sige, try. Try ni mama, ha? Sige, ha? Ay! Lapit ka, ma! Yay! Champion! Champion! Mama! Yes! Walang pasensya si Lucia kay Gracia. Para sa kanya, walang silbi si Gracia at pabigat lang ito. Tingin din ni Lucia, kahihiyan lang ang dulot ni Gracia sa pamilya. Ano to? Naglalaro lang kami, ate. Pasaway ka talaga? Ate, naglalaro lang naman ako. Salik ka na. Ah, taya, 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 taya! Kumasok ka na sa loob. Balik ka na. Aray! Pasaway ka talaga? Aray! Umuwi na kayo! Ito talaga, nakakahiya. Aray! Nakakahiya ang ginagawa mo? Nagkasakit ng maluha ang mama ni Gracia at Lucia. Ipangako mo sa akin. Aalagaan mo kapatid mo. Huwag mo siyang pamamahayaan. Opo, Mama. Gracia, anak. Mama. Gracia, anak. Papakabait ka. Napakabait ka. Kapag wala na ako, gusto ko lagi kayong magkasama ni Ate Lucia mo, ha? Mama. Gusto ko magmahalan kayo. Mama, saan ka pupunta? Mama, saan ba ako? Mama, gusto ko sumama sa'yo, ha? Huwag mo ako iiwan, Mama. Sama, sasama ako. Mama. 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 Mama, sama ako sa'yo. Mama! Mama! Hindi tinupad ni Lucia ang pangako niya sa kanyang ina. Hindi niya inalagaan si Gracia. Ang totoo, gusto niyang mawala si Gracia sa buhay niya. Buti nakabalik ka. Pero ang hindi maintindihan ni Lucia, kahit na anong gawin niya, nakaka-uwi pa rin si Gracia. Ate! Oh, bread! Thank you.
Morning, ate! Good morning! Maingay. Ang kulit, oh. Sino makulit? Ako, ate. Lagay sa likod. Oh, ito. Oh. Ano yan, ate? Pupunta tayo sa surprise party. Sige na, suot mo na. Oh, talikod. Ate, ate, nakaganto ka din. Hindi. Paano kaya ako magmamaneho? Sige na, huwag malikot. Grasya! Ay! Mag-seatbelt ka na. Sige na. Excited na ako, ate. Hindi sumuko si Lucia. Sobra. Ginawa niyang parang pusa si Grasya. Ate! Naisinako para tuluyang mailigaw. Sa pagkakataon na yon, sigurado na si Lucia na hindi na makakabalik si Grasya. Kawawa naman po si Grasya. Sama po ni Lucia. Lola Goreng, ano na po bang nangyari kay Grasya? Ilang araw nang lumipas, si Grasya hindi na nakauwi sa kanila. Si Grasya ay naging palaboy sa kalye. Hindi na naligo, hindi na nakakain, wala na siyang matutuluyan. Pinanidirihan at kinatatakutan si Grasya ng lahat dahil ang tubi-dumi niya. Halos hindi siya nakilala ng mga batang dati na nanloloko sa kanya. Hindi natin dapat nahusga ng isang tao dahil sa itsura niya. Sabi ko na nga ba, totoo mga fairies po talaga kayo? At utang ko po ang buhay ko sa inyo. Alam na ni Moira ang singkit ng family namin. Wala na akong choice kundi tanggapin dyan sa family. Sino kausap mo, Kuya Elvis? Ano yun? Love at first fight. Hindi ko kaya kung mawawala ka. Hindi na ako babalik sa amin. Hindi ka magsisisi, Georgina. Mahal na mahal kita. Nawala
namin si Arnolfo, patuloy pa rin ang buhay. Kasi meron kaming anak.